Hello, hello, sound check. What's up everyone, kamusta kayong lahat? Gusto ko lang mabilis i-discuss, at alam ko namang hindi kayo naniniwalang mabilis to. Pero gusto ko lang i-discuss yung tinatawag nating mortality salience, which is a very popular term in the field of developmental psychology. Okay? But before I explain kung anong ibig sabihin ng mortality salience, meron lang akong konting pa-exercise sa inyo, pero may trigger warning. If you are not comfortable with ideas about death and dying, might as well skip this exercise. Pero kung okay lang naman sa'yo na gawin tong exercise na to, might as well do it na rin. Alright? So kung hindi ka comfortable, i-forward mo na lang yung video to the part where I began discussing anong ibig sabihin ng mortality salience. Okay, now let's do this exercise. Ang tawag natin dito in psychology is free association. Ang gagawin nyo lang, you will just let your mind visualize something after you see words that will appear on the screen. Okay, so walang isip-isip, hayaan nyo lang yung mind nyo na mag-visualize ng mga images after I show you the following words. Ready? What does your mind see when you hear the words terminal cancer? How about when I show you the words cemetery? Let your mind visualize what it sees. How about the word funeral? Or how about the word eulogy? Yeah, just let your mind visualize images or thoughts whenever you see this word. And last one, how about the word burial? Okay? So anong point ng exercise na yon? That exercise has something to do with mortality salience. What is mortality salience? This is a psychological state where you are so aware that you will someday die. Okay, so ito ay isang estado ng pag-iisip mo na kung saan talagang iniisip mo, aware na aware ka, alam na alam mo na pwede kang mamatay anytime. Yan yung ibig sabihin ng mortality salience. So let me put that in a diagram. It looks something like this. Merong mga pangyayari in our environment na kapag na-sense ng mind mo, papataasin niya yung iyong mortality salience. So pag mataas yung mortality salience mo, again, ibig sabihin, aware na aware ka, alam na alam mo na maikli lang ang buhay at limitado lang yung time mo here on earth. So to further illustrate this, ang isang taong mataas, ang mortality salience looks something like this. Yung idea na yan is on top of your head, over other things. You know that you can go anytime, that you can die, that you will die someday. So kapag ganyan yung iyong state of mind, mataas ang iyong mortality salience. Let me give you some trivia about mortality salience na nalaman nila by researching on mortality salience. Number one, alam nyo ba, in the psychological literature, yung mortality salience pala ay nasusukat. Kaya nating i-quantify yung degree of a person's mortality salience by the use of psychological instruments such as the MMAMM, the Multidimension Mortality Awareness Measure and Model, which tells us na kung nami-measure natin yung mortality salience, talagang this is a legitimate psychological variable. Hindi lang ito gawa-gawa ng mga psychologists, talagang nararanasan ito ng maraming tao. Number two, another trivia I want to share with you about mortality salience is, alam nyo ba pwede nating i-regulate yan? Pwede nating pataasin, pwede nating pababain, but in this video, I want to focus more on the ways we increase mortality salience. Kasi sa mga laboratories naman, yan yung madalas na ginagawa, no? Pinapataas yung mortality salience, and psychologists study how an increase in mortality salience affect different behaviors. So ano ba yung mga paraan na yan para tumaas yung iyong mortality salience? Number one, pinapa-expose natin yung mga tao sa mga death-related words. Exactly what we did a while ago
in our opening exercise. Another way to increase mortality salience other than words, pwede rin images. Diba? Papakitaan ka sa laboratory ng mga pictures na may kinalaman sa death. Like, ayan, cemetery, papakitaan ka ng tombstone, papakitaan ka ng mga bangkay ng mga tao, pangpataas ng mortality salience. But did you know na ang mortality salience pwede rin naturally tumataas outside the laboratory? Hindi lang lagi sa laboratory pwedeng pataasin ang mortality salience kapag na-expose pala tayo sa different natural and everyday events, those are powerful enough to increase our mortality salience. Halimbawa, nakinig ka lang ng isang preaching sa isang simbahan and the pastor was talking about death and the afterlife or how short life is. Pwede nang tumaas yung mortality salience mo dyan. Another example, when you visit a sick friend at yung sakit niya talagang matindi, terminal, pwede niyang ikamatay. Diba? That can increase your mortality salience. Ma-associate mo yung sarili mo sa kanya na baka one day ikaw naman yung magkasakit at ikaw naman yung malapit ng mamatay. Another example, when you attend funeral services. Kaya rin sabi sa literature, no, karamihan ng mga tao na kaka-attend lang ng funeral service, eh talagang matataas ang mortality salience. Kasi hindi talaga natin maiiwasan yan. When we attend funeral services, we relate ourselves to the situation na yung kaibigan mo namatay and you know that one day, ikaw ang susunod. Diba? Hindi mo lang alam kailan, pero we are very sure that one day, we will follow our friend who died. So, pag umaattend ka sa mga ganyang events, pampataas din yan ng mortality salience. Or another example would be, and this is interesting, kapag merong celebrity na namamatay, lalong-lalo na kung yung celebrity na yon idol mo, most likely tataas yung mortality salience mo, like what happened to Kobe Bryant. Diba? Yung moment, yung days na yon after his death, marami mga fans niya ang tataas ng mortality salience. Diba? Kasi again, nare-relate mo yung sarili mo sa idol mo. Si idol ko nga, ang yaman-yaman, ang powerful-powerful, namatay pa. Ano pa kaya kung simpleng tao lang? Talagang walang pinipili yung death. Anyone will go. Yan, tumataas yung mortality salience mo niyan. And of course, ang pinaka-tugma na example dito na pampataas ang mortality salience is when we are exposed to a pandemic. Lalong-lalo na COVID-19, especially 2 years ago, nung wala pang mga bakuna, and the news that a lot of people are dying are left and right. Diba? Ang daming tao during those times ang tataas talaga ng mortality salience. And I think hanggang ngayon naman, diba, na yung idea of death is very close to our awareness. So, yun yung mga different examples of things that can increase our mortality salience. Now, when you read the literature on mortality salience, one of the most common questions that psychologists ask, very interesting, is it good to be aware or to be reminded of one's upcoming death? Maganda ba na pinapaalala natin sa mga sarili natin na limitado lang yung oras natin sa mundo at anytime pwede tayong mamatay? Alam nyo anong sagot ng mga psychologists dyan? You studied the literature? A lot of studies will say yes. It is actually psychologically healthy to remind ourselves that we can die anytime, that our time here on earth is limited. To put that in a diagram, ito yung nakikita sa literature. The more you remind yourself that you will die one day, merong mga nangyayari in between that may explain bakit maganda ito sa ating pag-iisip. And this will be the focus of this video, no? Ano ba yung mga factors na yan na nangyayari kapag pinapataas natin yung mortality salience natin na nakakaganda pala sa ating pag-iisip? And I want to share with you three psychological reasons why thinking about our own death is good for the mind. Now, disclaimer lang, hindi lang ito exclusively tatlo sa literature. Maraming reasons yan. I could go all day. Pero pinili ko lang tong tatlong to kasi ito yung pinaka-common
at ito yung pinaka-relevant. So number one, bakit maganda na ipaalala mo sa sarili mo na anytime pwede kang mamatay? Because you become smarter in the way you use your time. Kasi nare-realize mo na yung oras mo is something that is scarce. Eh di ba human nature ganyan tayo? When we know that what we possess is something scarce, talagang maingat natin ginagamit yung resource na yon. Take for instance, money. Kapag alam mo na yung money mo very scarce, mas magiging smart ka sa pagbabudget ng pera mo kasi konti lang yung pera mo. Ganun din pagdating sa oras. Dahil aware ka na yung oras mo konti lang, ang epekto sa inyan, mas nagiging matalino ka sa paggamit ng oras mo. And this is very related to a passage in the Bible, no, that I want to read with you in the book of Psalms. So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Take a look at those cost and effect statements. Yung unang statement, so teach us to number our days. Sounds familiar? Numbering your day is mortality salience. Diba? Parang sinasabi dito ni David, Lord, pataasin mo yung mortality salience ko. At may effect pala yan. Kapag mataas ang mortality salience ng tao, the psalm continues, ano nangyayari? That we may get a heart of wisdom. Yun. Nagiging wise ang tao kapag alam niya na yung kanyang time sa mundo limited na lang. Eh ang tanong, ano yun? Ano yung wisdom na yun? In what way do we become smarter when we realize that our time here on earth is just limited? According to the literature, we become smarter in the way we use our time by doing this. Ayun, dahil alam mo na limitado na lang yung oras mo sa mundo, marunong ka na mag-prioritize. Inuuna mo yung mga activities na worthwhile. Hindi mo na ginagawa yung mga activities na wala namang kakwenta-kwenta. Diba? What else? Dahil alam mo yung oras mo limited na lang, napapasearch ka ngayon ng purpose mo sa buhay. Because you want to die, people want to die, doing worthwhile things in accordance to their purpose. So napipilitan silang hanapin kung ano ba yung mission nila sa kanilang mga buhay. Para pag namatay sila, di ba, meron silang sense of accomplishment na, hey, I've done my mission on earth when I was still alive. Alright? And of course, kapag alam mo na yung time mo limited na lang, you become smarter in using your time by spending more time with people that you love. Diba? Totoo naman yun. Pag alam mo na yung time mo limited na lang, you would like to spend more time with your wife, with your sons, with your daughters. Kasi gusto mo, mawawala ka na yung oras mo, eh, nabigay mo sa kanila. Diba? So those are the different ways on how you become smarter in using your time. At ito, nagagawa mo yan. Bakit? Kasi na realize mo na yung time mo sa mundo limited na lang. And by the way, i-add ko lang, no, if you further read the literature on these three, alam nyo kung anong common denominator nila. All of those three activities are very related to a stronger mental health. Yes. So the more mo ginagawa yung tatlong yan, okay, yung mga diniskas ko, the more mas lumalakas yung mental health mo. And again, ano ang magtutulak sa isang tao para gawin niya yung tatlong yan kapag mataas yung kanyang mortality salience? Kaya in connection to this, gusto ko lang din basahin yung quote na nakita ko, which is very connected to what I'm discussing. Ang sabi nung quote, without being conscious of death, you can't be fully aware of the gift of life. Anong ibig sabihin nun? Kapag pinapataas mo yung mortality salience mo, okay, nagbabago yung pananaw mo sa buhay. Nagbabago yung experience mo sa buhay. Yung buhay nagiging gift. Nagiging maganda yung mga nangyayari in your life. Bakit? Kasi nga, dahil alam mong limited na lang yung buhay mo o yung time mo sa mundo, ginagawa mo tong tatlong to, which adds quality to your life. O, diba? So yun yung isang advantage kapag pinapataas mo yung mortality salience mo. Nagiging maayos yung paggamit mo sa oras mo, which increases the quality of your life. Number two, another effect. Kapag pinapataas ang mortality salience, tumataas daw yung ating spirituality. Studies after studies have shown in different laboratories ang mga tao
Kapag tumataas ang mortality salience, ang nagiging epekto sa kanila, gumagawa sila ng mga behaviors na may kinalaman sa kanilang spirituality or may kinalaman in their connection with a higher being or God, such as, ano yung mga behaviors na yon? Pag mataas daw ang mortality salience, people are more likely to pray more, they are more likely to meditate more, read the Bible more, attend church more, and think about God more. And again, in connection to mental health, studies show in the psychology of spirituality, mas ginagawa mo yung mga bagay na yan, related na naman yan sa mental health. Ano nga ang magtutulak sa isang tao, bakit niya gagawin ng mga yan? Kasi nga mataas ang mortality salience. Let me just show you a research na konektado dito sa point number 2 done by Norenzayan and Hansen 2006. So the data is showing here na kapag pinapataas mo yung mortality salience ng tao, ang epekto sa mga participants nila is number 1, they become highly religious. Biglang napapapunta sa simbahan at gumagawa na ng mga religious rituals. And number 2, mas tumitindi yung kanilang belief in a God when you increase their mortality salience. And again, these two things, religiosity and belief in God, generally are good for our overall psychological well-being. Kaya maganda talaga na pinapataas ang mortality salience. Number 3, another good effect kapag mataas ang mortality salience is nagiging congruent ang tao. In psychology, ibig sabihin ng congruent, tugma yung nasa loob natin, values, desires, and goals with our actions in everyday life. Diba? Kaya nga, ibig sabihin, no, congruence, pareho. Kung ano yung mga binavalue mo, ano yung mga pangarap mo sa loob, tinatranslate mo into your everyday action, which is, by the way, good for our mental health. Paulit-ulit yan dinidiscuss sa clinical psychology that one way for you to achieve mental health, gawin mong congruent yung sarili mo. Dapat wala kang, dapat merong continuity yung loob sa labas. Diba? So just to give you some examples of what people do when they achieve congruence are the following. And this is based on the data, no, that I have read from the literature. Like for instance, matagal mo ng pangarap na maging musician. Pero iba trabaho mo. Diba? Kung gagawin mo mong congruent yung sarili mo, ang gagawin mo, hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa, you will immediately start a band. Diba? So in that way, naging congruent ka. Gusto mo maging musician, therefore you started the band. Pero ang tanong, ano ang magtutulak sa'yo para maging congruent? Bakit all of a sudden, nag-start ka ng band, dati-dati, dinidelay mo yan kasi nga, na-realize mo that your time is just limited. You can die anytime. So, bakit ko pa aantayin yung next time o yung next year? Hindi ko nga alam, baka bukas mamatay na ako. So, ngayon pa lang, mag-start na ako ng band. Diba? Nagkakaroon ng sense of urgency when you increase your mortality salience, which pushes you to be congruent. Another example from my readings, another expression of congruence, matagal mo nang gustong maging chef. Pero iba ang trabaho mo, banker ka, just to feed your family. Pero pag naging congruent ka, ang gagawin mo is hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa. Immediately, mag-e-enroll ka sa isang culinary school kahit matanda ka na, 45 ka na, so what? Diba? So this behavior makes you happy because you become more congruent to yourself. Tinugma mo yung loob at labas. Again, ano ang nag-push sa isang tao, bakit niya gagawin yan? Bakit niya gusto maging congruent? Kasi nga, limited na lang yung oras niya. Anytime, pwede siyang mamatay. So, ayaw niyang mamatay na hindi niya nagagawa yung pangarap niya. So, nagkaroon siya ng sense of urgency o pinush niya yung sarili niya para maging congruent. Diba? So, kapag tumataas ang mortality salience, tumataas din yung motivation natin na maging congruent. Naalala ko nga yung favorite quote ko, no, in connection to this. Sabi, when you know that you are dying, so again, high mortality salience, self-deceptions fly from your bedside like embers of a bonfire. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng sense of urgency.
tinitigil mo yung pagloloko mo sa sarili mo na meron pang next week or next month or next year. Kasi sa totoo lang, you don't know that. Diba? Kapag isipin mo yung konsepto ng debt, hindi mo nga alam kung bukas buhay ka pa eh. So habang may oras ka pa, habang meron ka pang resources, gawin mo na yung mga bagay na matagal mo nang gustong gawin deep inside you. At mangyayari lang yan kapag mataas ang iyong mortality salience. Alright? Now let's talk about the applications of all this. Eh ano ngayon? Now that we know the meaning of mortality salience, how can we use this psychological concept para mag-improve yung ating psychological life? Okay? Let me share with you the following applications. Number one. You need to put in your awareness every day that your time is limited. Alam nyo, talagang dapat araw-araw pinapaalalahanan natin yung sarili natin that we don't have all the time in the world. Every day, time is running out for us. So one practical way to do this is bago ka bumangon sa umaga, bago mo iwan yung kama mo and do what you do, remind yourself that today might be your last day. Don't get me wrong, we are not being morbid here, but this is an existential truth that is good for our mental health. Diba? It will keep our feet on the ground eh. Kapag pinapaalalahanan mo yung sarili mo na pwedeng ito na yung last day mo, pwedeng bukas, wala ka na. Diba? Sabi nga ni Steve Jobs, no? Ginamit niya yung idea na yan in one of his speeches. Sabi niya, if you live each day as if it was your last, someday you'd most certainly be right. Totoo naman yun. Diba? Pag araw-araw, nire-remind mo yung sarili mo na pwedeng last day mo na to, tumataas yung mortality salience mo. At anong maganda dun? Pag tumataas yung mortality salience mo, you motivate yourself to live your life to the fullest. You will live that day to the fullest kasi nga, that might be your last day and you want your last day to be your best day. Oh. Other than Steve Jobs, did you know that the Bible is also encouraging us to increase our mortality salience? Nakasulat yan in James chapter 4 verses 13 to 15. Mayroong pinapagalitan si James dito, no? Let's read. In verse 13, now listen, you who say, today or tomorrow, we'll go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Pause right there. Yung verse 13 dito, pinapagalitan ni James yung mga tao na mabababa ang mortality salience. Wala sa awareness nila na pwede silang mamatay anytime. Kaya kung magplano sila, parang hindi sila mamamatay. Pinapagalitan ni James yung mga taong mababa ang mortality salience. So anong correction yung ginawa ni James? Verse 14, why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. So, in verse 14 to 15, pinapataas ni James yung mortality salience ng mga tao na mabababa ang mortality salience. Kinokorrect niya. Diba? To translate that in the modern language in connection to our topic today, kayong mga mabababa ang mortality salience, itigil nyo yan. Pataasin nyo ang mortality salience nyo. Maging aware kayo that you don't have all the time in the world. Do not boast about tomorrow. Kasi hindi mo nga alam kung meron ka pa bang tomorrow. Diba? So again, ano yung application number one? Paalalahanan mo yung sarili mo. Let's remind ourselves every day that time is running out. Any day can be our last day. Number two, another application is we need to strengthen our mortality salience through reading and meditating on God's Word. Alam nyo bakit ba kasi maraming tao mababa ang mortality salience? Bakit mahirap magpataas ng mortality salience in our society? Kasi masyado tayong distracted about worldly things. Gagawa ko ng separate video dito, no, on the psychology of distraction. Pero isa to sa mga factors bakit mabababa ang mortality salience sa mga tao eh. Bakit wala sa awareness nila yung limitation of time? Because our society is so good convincing us
that we have all the time in the world. We are so distracted about things that don't even matter in life. Diba? So, para maiwasan yon, para malabanan natin yung distraction coming from the society, let's refocus our psyche on what's real by reading the Bible. Kasi, alam nyo ba, ang Biblia, isa talaga ito sa mga spiritual resources that will increase your mortality salience. The more you read the Bible, the more you increase your mortality salience, and it will enable you to experience the positive things na diniscuss ko kanina, which will contribute big time to your psychological outcome. Diba? So, parang ganito, no? In a diagram, the more you read this, papataasin mo yung mortality salience mo, and in so doing, ito yung mga pinag-usapan natin kanina, yan ngayon yung mag-i-increase ng iyong quality of mind. And this all happens when you really read and meditate on the Bible. Kasi ang Bible talaga, magaling magpataas ng mortality salience. Just to give you some examples of passages na nakakataas ng mortality salience, Job chapter 7 verse 7, "Remember that my life is but a breath. My eye will not again see the good." Oh, in Psalms chapter 90 verse 10, "The years of our life are 70, or even by reason of strength, 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone. We fly away." In another Psalm, chapter 39, verses 4 to 5, "Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered, how fleeting my life is. You have made my life no longer than the width of my hand. My entire lifetime is just a moment to you. At best, each of us is but a breath." Diba? So no wonder yung mga passages na binasa ko kanina will definitely increase your mortality salience. That's why the Bible is a very good resource to help us increase our mortality salience. Okay? So, kung meron kayong mga questions or comments about everything I've said in this video, i-comment nyo lang dyan sa baba and I'll do my best to reply. And by the way, as I end this video, gusto kong i-apply yung tinuturo ko in this video, no? Kasi gusto kong patunayan sa inyo that I practice what I preach. Diba? So, how do I close this video? By saying, if God willing, see you next time. Diba? Kasi totoo naman yan, eh. Hindi ko alam kung makakapag-gawa pa ba ako ng video next time. Because after this video, I wouldn't know kung hanggang saan na lang yung time ko. Diba? So, if God willing, I'll see you next time to learn about another concept in psychology. Alright? So, thank you for listening. I hope you learned something. Sir Howard here. I'll see you. God bless.